Hey, what is up guys? This is Elton Jokino of Hobbies and Collection, and for today's video, magkakaroon tayo ng range test dito sa DJI Mini 2. So, technically speaking, isang taon na natin itong ginagamit, and there are comments na nagtatanong sa akin kung gaano kalayo, and they are waiting for the range test. So, technically, na-promise ko. Nung nirevue ko itong drone na to, pre-namis ko na gagawa tayo ng range test dito sa province. So, since we are here in an open field, so mas magandang gumawa ng range test dito dahil walang interference na mangyayari. So ayun, i-set up lang natin yung drone. So ayun, naka fully charged tayo, and open na natin. Alright. So bali yung magiging destination natin is papuntang dun. So para open field makikita natin, so kaya ako dito pinosisyon yung camera natin para makita natin or walang interference na magaganap. So dito sa area na to, wala kasing cell site or mga satellite na pwedeng mag-interfer dito sa signal ng ating controller to at sa drone natin. So ayun, setup lang natin. Okay, bago natin paliparin yung ating drone, ayusin muna natin yung settings. So, yung max altitude is gawin natin, and yung distance is no limit. So, max altitude natin, since we are doing a flight, so mag-ano tayo ng flight. Maximum altitude to 120. Yan yung limit natin sa pagpapalipad ng drone. So ayun. And auto route is gawin nating 120 din. Return to home in case na ma-disconnect yung ating drone. So ayun, naka 120, tapos no limit yung max distance natin. Ayun na, all set na tayo, and make sure na updated lang yung drone. Kuya Nas, wala SD card. SD card. post muna, post. So nakalimutan natin maglagay ng SD card sa drone. Lagyan muna natin. So ayun. And okay, detected na. Okay. So nakaano na siya. Take off na natin. So, bali papunta doon yung ating destination. Alright. So, ayan. We have 35, 37 meters height, distance 150. So makikita natin dito kung magkakaroon na siya ng disconnection or lag. So continue lang tayo. Bali, gagawin kong 120 yung height para makadirect sa drone natin. Okay, naka-max na tayo. Max altitude reach. Okay, current distance is 500 meters. And switch natin, mag-record tayo. Alright, 600 meters. 700 meters. By the way, we are using the normal speed, so hindi tayo nag-sports. Tatry din natin to in the next video kung gaano ka-efficient yung battery niya when using the sport mode. So ngayon, naka-normal mode lang tayo. Siguro pagpabalik, gawin nating sports mode para if ever na makulangan tayo ng battery, sa makaka-uwi siya ng safe. So ayun,
Currently, yung distance natin is almost 1,000 meter. Ayan. So, this is 1,000 meter. And we have 82% of battery. And I can also see the horizon and yung dagat. Nakikita ko na. So, ayan. So, 1,200 meters. Okay, 1.4 kilometers. So, ayan. So far, nasa 1.6 na tayo at wala pa namang interference or lagging sa video natin. So, smooth pa rin yung video. So, meaning, okay pa rin yung ating connection. So, please take note na if ever nagagawin nyo yung range test na to is wala kayo sa hindi kayo malapit sa airport or safe yung lugar na papaliparan nyo. So, in this place, sa province naman to, so open field and rice field siya. Walang dumadaan na aeroplano or something. So, kaya safe siya. And make sure na, ayun nga, 120 meters lang. Do not go beyond that height para safe tayo. So, ayun. Almost 2 kilometers na and okay pa rin yung feed ng ating video. Okay, that's 2 kilometers away. By the way, the wind is medyo malakas yung hangin pero hindi naman ganun kalakas. Ayan, 2.1, nagkaroon na siya ng weak signal indication at 2.1 kilometers. Pero okay pa rin, nag-resume pa rin siya. So meaning, okay pa rin yung connection natin. But at around 2 kilometers, nagkaroon na siya ng weak signal. Okay, 2.3 kilometers. Two point five kilometers. So okay pa rin, safe pa rin yung ating connection and nagkaroon ulit siya ng weak signal adjust antenna. So tatry natin mag face dito para nandito yung controller natin. So ayan, 2.6, pero okay pa rin, nag-resume pa rin yung feed natin, malinaw pa rin, so wala pa rin problema. It's now 2.7 kilometers. Baba natin ng konti yung camera para nakikita natin. So, ayun. Weak signal at around 2.8. Ayan, 2.9 na tayo. So, meron ng sunod-sunod na indicator ng weak signal antenna. And nagkaroon na ng lag for around 3 kilometers. So, ayun. Hindi ko na makita yung meron na siyang... Okay, nag-resume ulit. 3.1 kilometers. Nasa middle na tayo ng dagat. So, i-move ko lang ng konti dito para hindi tayo ma-problema in case... Ayan. Weak signal antenna around 3.3. So take note lang na i-re-return to home ko to once na hindi na nagkaroon ng feed yung controller natin. 3.4, okay pa yung feed.
And indicator for low battery return to home is lumabas na. So that's around 3.5. And kailangan na natin siyang ibalik. Nasa 3.5 kilometers bago nagkaroon ng indication ng return to home. So meaning, yung drone natin is kailangan nang bumalik dito. Yung destination ng drone natin pabalik is yun yung estimate niya na kailangan niya ng ganong percent na battery para makabalik dito sa home point natin. So kailangan nating i-press yung return to home or to confirm, or kahit hindi na natin to confirm, magkakaroon siya ng indicator ng 1 to 10. So once hindi mo siya kinancel, automatic siya magre-return to home. So for this time being, kailangan nating i-return to home yung ating drone dahil ibig sabihin, masyado nang malayo yung drone natin. Kailangan ng ganung percent pabalik yung ating drone. So ayun. But around 3.5 kilometers, okay pa naman yung signal natin. Nagkakaroon siya ng weak signal or change of antenna, adjust antennas, but okay naman yung range natin for that kilometers. So 3.5 kilometers safe pa rin yung drone natin. Nakikita pa natin at around 120 height. So ayun, antayin lang natin na makauwi. Pwede natin gawing sports mode para mas mabilis siyang makauwi. So ayun. Antayin lang natin makabalik yung ating drone. So meaning, I can probably say na around 4 kilometers okay pa rin yung feed ng drone natin sa ating ano, sa ating controller. So safe pa rin, makikita pa rin natin, but around 3 kilometers doon na nagkakaroon ng disconnection, depende sa field. Sabihin natin yung field of view natin is medyo hindi open field yung location na pinapaliparan, or merong mga cell site na pwedeng mag-interfere ng ating connection. So doon magkakaroon ng problema. So in this case, safe na safe magpalipad dito sa lugar namin kasi open field siya, rice field, so walang problema. So ayun, nasa 2 kilometers away na yung drone. Nagkakaroon ng RC signal lost. So ayan, kung makikita nyo, look at that view. Sobrang ganda, no? Green. As in super green. Ang ganda ng location magpalipad. Kung makikita nyo, sobrang ganda ng lugar na to. Greenfield. Yan. We have 45% battery. So, nadi-disconnect na yung ating controller sa drone natin. So this is auto returning to home. Hindi na natin siya gagalawin para makarating siya ng safe dito sa atin. Ayan. Please take note na yung pabalik niya is against the wind siya. So kaya nag-switch ako into sports mode para medyo mas malakas yung hatak ng ating drone. Dahil against the wind yun. So ayun. Take note lang natin guys, kung mag shoot tayo o magpapalipad tayo ng drone away from us, na sabihin natin aabot ng 3 kilometers kagaya nito, magre-range test kayo. Please make sure the environment, na alam nyo yung kung saan yung hangin, kung saan yung destination nyo. Please make sure na alam niyo yung kung gaano kalakas yung hangin, kasi yung drone natin, for example, is the DJI Mini 2. So maliit lang to, it's 249 grams, so hindi niya kayang mag
lumaban sa hangin pag sobrang lakas ng hangin. So ngayon, okay naman yung hangin dito sa location na to, yung pinapaliparan ko. But yung pabalik nga is yun yung ano, kontra na yung hangin. So kailangan natin na pag nagkaroon na ng indicator yung drone natin na return to home, so battery, ibig sabihin na measure niya na yung battery. So make sure lang na i-confirm niyo na, wag niyo nang ipalayuin pa kasi possible na hindi siya makabalik. So ayun. Ayan, malapit na sa atin. And we still have 30%, 31% battery. So by the way, this is the Camp Borabod farmstead. So ayun. Ito yung sobrang ganda na lugar. So this is one of a kind place. Kung makikita nyo, this is in the middle of the rice field. So meron tayong infinity pool dyan and garden, and meron tayong nakapaligid na fish pond. So pwede kayong mag-fishing. This is tilapia. Mga tilapia yung ayan. Nasa taas na natin yung drone, and we have 26% of battery. So that's okay na meron pa tayong 26% na battery, kasi yung iba sinasagad yun. So minsan meron pang pag nag-return to home na, kinakancel pa, dinidiretso pa yung ano. So just to be safe, at least umabot tayo ng 3.5. So I can say na yung range test natin na abot to ng 4 kilometers siguro, or 5 kilometers, depende sa location. Makikita pa rin natin, maganda pa rin yung field. So kaya pa rin niya, kaya pa rin ang drone natin. But the problem is yung battery. So pagpabalik. So ayun. So kung makikita niyo ang lugar, this is ayan. Okay, palandingin na natin. And that's it. Alright. Okay, ayun guys. So, kung makikita natin, si DJI Mini 2 is can go up to 3.5 kilometers range test na okay pa rin yung feed natin. So, at around 2 kilometers, meron siyang disconnection or magkakaroon na ng lag sa controller natin. But, I can say na umabot tayo ng 3.5 na okay pa rin. Nagkakaroon ng disconnection, but makikita pa rin natin bumabalik yung feed sa ating controller. So, safe pa rin, around 3.5. So, at I think I can say na pwede tayong umabot ng 4 kilometers, or sabihin natin, tama din naman yung publicity nila, which is the 5 kilometers range. But for me, I think siguro makakarating siya ng 5 kilometers, but papunta, pero pabalik, hindi na niya magagawa. So, I think for me, hindi ko ina-advise na gawin nyo yung 5 kilometers na range test. Depende kasi yon sa location. Yun nga, kung open field, kung malakas yung hangin. So, baka pagpabalik is against na siya. So, for me, kaya ako ginawang return to home nung nagkaroon ng indication yung 3.5 kilometers is against kasi yung wind na to doon sa pinuntahan niya. So, pwedeng mahirapan yung drone natin pabalik. So, ayun. Please take note lang for those elements na pwedeng magkaroon ng problem sa atin pag nagkakaroon tayo na paggagawa tayo ng range test. So ayun guys. So again, this is Elton Chukino of Hobbies and Collection, and I'm here at Camp Borabod Farmstead. Visit us here kung gusto niyo makita yung lugar na to. So this is an open field and sobrang ganda. So again, thank you for watching. See you in the next video. Peace.